Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdaman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumanggapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain. Ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha
ayon sa larangawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalata nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot, maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay, hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko ang mga ulap, ang aking bahaghari, at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob, maging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag? O Siyon, sa Siyon o poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsipag-samba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Purihin, pasalamatan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat. Sabihin niyo sa katabi ninyo, "God bless you." Kahit sa tanghaling tapat, para bang, "Father, hindi ko alam kung naging maganda ba ang inyong umaga? Naging okay na ba ang inyong araw na ito? O umaasa kayo na sana pagkatapos ng misang ito, may maganda pa rin mangyayari sa akin? Sana pagkatapos ng misang ito, maging maayos pa rin matapos ang araw na ito." Amen. Alam niyo mga kapatid, araw-araw, ang ganda ng ating salmong tugunan. Uulitin ko lang po yung ating salmo. "Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan." Ang gandang isipin na ang ating Ama sa langit, ang poong Jesus Nazareno, ay nakatingin sa ating lahat. Kanina, nagmisa ako sa isang ospital. Kinamusta ko yung kaibigan kong doktor, nakakulay itim. Sabi ko, "Dok, katatapos lang ng Valentine's. Kamusta ka naman?" "Yun nga, kaya nga ako nakaitim. Ako'y nagluluksa." "Bakit?" "Wala akong love life." "Diyos ko, wala daw siyang love life." Walang taong walang love life. Walang taong walang love life. Uulitin ko, walang taong walang buhay pag-ibig. Sapagkat pag-ibig ang gumawa sa tao sa mundong ito. Kaya tayo nandito dahil sa pag-ibig. At ang Diyos ay pag-ibig. Walang taong walang love life. Sapagkat katulad ng sinasabi ng Salmong Tugunan, lahat tayo ay tinitignan ng Diyos ng may pagmamahal. Ang ganda ng ating unang pagbasa. Kung itong mga nagdaang araw, narinig natin kung paano pinarusahan ang mga kababayan ni Noah dahil hindi sila naniwala. 40 araw at gabi, umulan, bumaha bilang parusa. Pero hindi natatapos sa pagpaparusa ang Diyos.
Kaya humupa ang baha, sumikat ang araw. Sabi sa ating unang pagbasa ngayon, lumitaw ang rainbow. Bahaghari, tanda ng bagong pakikipagtipan ng Diyos kay Noah sa tao. Kaya alam ninyo, pakinggan mo itong mabuti. Lalo na po tayong mga kababayan nating nasa online, nasa ibang bansa, na malayo sa kanilang pamilya. Kala nyo ganun-ganun lang manirahan sa abroad. Kung magalit tayo kapag hindi sila kagad nakakapagpadala. Kung magtampo tayo kapag kulang ang pinadala. Hindi madali ang mapalayo sa pamilya. Lalo na kapag dinadalaw ka na ng lungkot, ng takot, ng inip, ng pagod. Kaya, pakinggan nyo itong mabuti. Lagi tayong tinitignan ng Diyos, hindi bilang isang taong makasalanan, hindi bilang isang problema at salot sa mundong ito. Kung ang tingin ng ibang tao sa'yo, wala ka na, tapos ka na. Laging may Diyos na nakatingin sa'yo ng may pag-asa, ng may pagmamahal. Kaya umayos-ayos ka. Huwag kang nagpapa-apekto kagad. Huwag kang naniniwala kagad sa sabi-sabi ng ibang tao na wala nang maaayos sa buhay mo. Ang gandang pakinggan ng unang pagbasa, araw-araw nakikipagtipan ang Diyos. Pagising mo sa umaga, ang Diyos ay muling nakikipagtipan sa iyo. Ibig sabihin, pagising natin sa umaga, ano ang gustong ipaalala, sabihin ng Diyos sa iyo? Yes, kahapon, naging loko-loko ka. Kahapon, nagkamali ka. Kahapon, naging taksil ka. Kahapon, nagkasala ka. Kahapon, nakasakit ka. Pero ang iba na ngayon, laging may bagong pagkakataon. Kaya ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Tinanong ni Kristo ang kanyang mga alagad, sino daw ako? Sabi ng ibang tao. Sumagot sila, ikaw daw si Juan Bautista, ikaw daw si Elias. Pero sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo. Ano ang sabi ni Kristo sa kanila? Nung tama ang naging sagot ni Pedro, ano ang binili ni Kristo? Huwag niyo nang sabihin kung sino ako. At pagkatapos noon, anong dugtong na sagot ni Kristo? Ipinaliwanag niya na kailangan kong magbata ng hirap. Ako'y pahihirapan, ako ay sasaktan, sisirain, papatayin nila ako. Dahil sa mabuting ginagawa ko. Pero sa ikatlong araw, muli akong bubuhayin. Ano ang nais ipaalala ni Kristo? Mga kapatid, makikilala, ipapakilala ka ng Diyos, hindi lang sa pangalan mo, sa titulo mo, hindi lang ayon sa nasa unahan ng pangalan mo, hindi lang ayon sa nasa huli ng apelido mo. Ipakikilala at makikilala ka ng Diyos sa mabuti at tamang ginagawa mo. Kaya ang tanong ni Kristo, sino ako? Hindi lang ayon sa ibinigay na titulo ng mundo, kundi ayon sa mabuting ginagawa natin sa mundo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, minsan pa, muling ipinapaalala sa atin ng Panginoon, araw-araw, nakikipagkasundo siya sa atin. Hindi porket hindi naging maganda ang simula ng araw na ito, hindi na tayo pwedeng magkaroon ng magandang mamaya, ng magandang ending sa araw na ito. Araw-araw, lagi tayo makipagkasundo, makipagtipan, hindi sa kung kani-kanino, kundi sa poong Nazareno lamang.
Araw-araw, tandaan mo, kapag hindi na maganda ang ginagawa at tingin ng mga tao sa paligid mo, lagi kang tumingala, pagmasdan mo ang Diyos na laging nakatingin sa iyo ng may pagmamahal, ng may pag-asa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang Kanyang awa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpasan ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal pa rin natin ang mga biktima ng malakas na lindol sa Turkey at Syria, ganon din sa iba't ibang panig ng ating bansa, ang mga nawalan ng bahay at mga mahal sa buhay. Ipagdasal din natin ang lahat ng mga rescuers, volunteers, at ang lahat ng mga tumutulong sa mga panahon ng kalamidad at trahedya. Habang ipinagdarasal din natin ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik po nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng lahat ng mga namatay, mahigit 40,000 kaluluwa,
sa lindol sa Turkey at Syria at ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating nagmamahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos po ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob na simbahan. At muli po, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno.
Manalangin po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat po hindi lamang sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal man o material na bagay, para po maibigay natin, maiabot natin sa mga kababayan nating higit ding nangangailangan, hindi lamang kapag may kalamidad o sakuna. Kahapon tayo ay nakapagbigay na rin sa ilang mga simbahan at pagpapatuloy po natin yan hanggang Sabado at sa iba't ibang mga probinsya po na may mga kapatid tayong higit ding nangangailangan. Salamat po na kahit kayo ay may sarili ring pangangailangan, naiisip nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati